ayaw nila ng NCIP kasi ang NCIP ay nagbibigay ng titulo na nagre-recognize ng kanilang land ownership. Mm. If you end the problem of land ownership, you end the problem on land struggle. If you end the problem on land struggle, then there is no more reason for them para sabihin na labanan natin ang gobyerno kasi kinukuha nila yung mga lupa nyo or yung mga area nyo. So in essence, if you end that kind of exploitation, matanggal yan, di wala na silang papasukan. Ang laban kasama ang bayan, sama-sama ang pinakamayabahan. Inihayag ng mga leader ng mga indigenous peoples ang pagkakaisa upang mapanatili ang mga tagumpay na naaabot ng gobyerno sa pagprotekta sa mga IPs sa pamamagitan ng Republic Act 8371 o ang Indigenous Peoples Reform Act o IPRA na naglilikha sa National Commission on Indigenous Peoples noong 1997. Matatandaan, isang press conference noong 7 ng Pebrero taong kasalukuyan ay sinabi ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders at Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization na dapat panatilihin ang mga tagumpay ng gobyerno at ang paglaya ng mga ninuno mula sa hawla ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Mayroong natatanging mga kaugalian at pamamaraan ng mga IPs na nagbibigay ng kayamanan sa kultura at pamanan ng Pilipinas. Sila may nararapat na bigyang halaga at tulad ng ibang Pilipino, hindi dapat ipagwalang bahala ang kanilang mga pangangailangan at kaligtasan. Ang mga serbisyo na ibinibigay ng gobyerno ay dapat abutin sila kahit nasan man sila. Subalit, ang mga serbisyo at programa na para sa mga IPs ay pilit na pinipigilan ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. Ang pangangailangan upang tapusin ang mga krimen na ginagawa sa mga katutubo, lalo na sa mga kabataang IPs na paulit-ulit na radikalismo na maaaring makasira sa kanilang hinaharap. Sa perspektibo ng CPP, NPA, NDF ay mas mainam na ideklara nila ang kanilang sariling batas at paghari-harian para mapagbigyan ang kanilang mga interes. Sa kabila nito, patuloy pa din ang pakikipag-ugnayan ng mga IP leaders sa mga ahensya ng gobyerno at dahil sa mga programa ng NTFL-CAC na nangangalaga sa mga kapatid nating IP tulad ng Barangay Development Program, ay pahirapan ang komunistang teroristang grupo sa pagbawi ng impluwensya nila sa mga IP na nawala dahil sa programa ng pamahalaan at sa tulong na din ng mga former rebel na ngayon ay nakikipagtulungan na sa gobyerno. Ano-ano pa nga pa ang mga hakbang at programa ng pamahalaan para pangalagaan ang karapatan ng mga katutubo at tulungan silang labanan ang impluwensya ng mga teroristang grupo? Yun. Malinaw po mga kababayan, Misa Ina Mortel Badr Franco and Attorney Marlon Busantog, na ang mga katutubong pamayanan at ang mga iba't ibang tribo ng katutubong pamayanan sa ating bansa ay matagal po naging programa ng CPP, NPA, NDF na sila'y targetin at sila'y gamitin sa pagiging recruitment sa NPA, mga hukbo, gawin sila sa mga supply line, gamitin sila sa mga funding operations, sa mga NGOs, sa mga schools kunwari at services, pero yun pala recruitment. At ngayon, namamayagpag muli ang ganitong panawagan na tanggalin ang IPRALO at dahil daw ito ay inutil, sabi ng mga grupong konektado at binuo ng CPP, NPA, and if ako na mag-identify mismo, Attorney Busantog, Katribo, Cordillera People's Alliance, and the likes of their group sa Mindanao. So, ang tanong namin ngayon sa iyo, Attorney Busantog, bilang naging bahaging direktor, one of the regional directors and one of the pillars ng NCIP at tagapagtaguyod ng IPRALO or the Indigenous Peoples Reform Act at or Protections Act and Rights Act, ano po ang inyong reaksyon sa escalating o tumitinding panawagan na i-paralyze ang NCIP at eventually ay i-abolish or i-abrogate o ipawalang bisa ang batas na nangangalaga po para sa specifically sa mga katutubo kagaya po ng inyong nirepresent na mga tribo mula sa Norte and even sa buong Pilipinas. Go ahead po, Attorney Busantog. Yes, maganda yung pagkatanong mo ka Eric regarding kung nasaan ngayon ang Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Pero balikin natin ang kasaysayan ng batas na yan. Mm.
that all has been a product of years, no, decades of struggle. Kaya ang tawag sa batas na yan is social justice law. Nag-iisang batas sa Pilipinas na tumatangkilik at nagbibigay at nag-recognize at nag-protect ng lupang ninuno or the social domains of the indigenous peoples. It has been a law that has been fought on for almost 100 years. No, starting from the Carreño Doctrine, nagsasabi na there is a native title. Ang pinaka-puso ng batas na yan ay may balik sa mga katutubo ang kanilang mga lupain. Ma-recognize ng government na ang mga yan ay lupain ng katutubo. At kung gustong gamitin ng gobyerno or private individual or private corporation sa mga lupain na yan, dadaan sila sa tinatawag nating free prior and informed consent. Meaning, kakatok ka sa mga IPs at magpaalam ka na ang lupa nila ay gagamitin mo. Because fundamental to the IP culture and tradition and their way of living is land ownership, no? Yes. So yun po yung ano, yun po yung batas na yan. At ngayon, tama po kayo, marami na tayong naririnig at may tayong nakikita. Sa kay Eric, napakaganda sana ang tinatalakay ni Attorney, especially yung mga inihayag mo na ilang mga organisasyon na kinakailangan malaman din ng ating mga kababayan dahil marami pa rin ka, Eric. Tingin mo, ilang porsyento sa ating mga kababayan na alam na itong organisasyon na ginagamit ng CPP-NPA-NDF para sa pamayan ng katutubo ay hindi kasapi ng CPP? Oo, medyo mako-confuse ka talaga kasi yung mga pangalan nila, Katribo, yeah. Cordillera diba? People's Alliance, Kalumaran. Isipin mo, hindi naman lahat ng Pilipino alam pangalan agad ng CPP, di ba? Kasi sa pangalan pa lang, mga katutubo talaga. Yeah. Pero ang hindi alam ng mga maraming mamamayang Pilipino, tama ka, Brother Franco, and even ang mga funders, mga financiers sa abroad, ay ito pala ay recruitment center ng CPP-NPA-NDF. Remember, nung nakarang buwan lang natalakay natin dito, ang isang nagpapakilalang katutubo na si Kerlan Fanagel na namatay bilang NPA leader. Pero, sa Bohol. Kay Eric Bago, meron akong tanong. Sige, bakit ang sektor ng mga katutubo, sa paningin ko, ang isa sa pangunahin talaga na paborito nila or yung pangunahin na nire-recruit at yung ginagamit sa propaganda nila, lalo na sa international? Yes. Bakit yung sektor nila? Tatlong dahilan yan. Mm-hmm. Number one, very attractive po ang indigenous people's cause and advocacy sapagkat yan po ang priority na punduhan ng mga international NGO network because of marginalization na ginagawa ng mga mainstream government or estado. Ibig sabihin, hindi lang sa Pilipinas, even sa Brazil, sa Latin America, at sa Africa na may mga katutubong pamayanan, ang discrimination at ang marginalization sa gobyerno nagiging issue ng mga left-wing politics associated ng mga NGO para mag-raise ng pondo. And because of that, nagagamit ng NPA ang ganong narrative. Number two, very vulnerable po ang mga katutubo na pamayanan, lalo na sa Pilipinas, because of absence or kulang ang government services and support sa kanila, they become isolated or they become cut off from the government. So may vulnerable area na napapasukan ng CPP-NPA-NDF. At ang iba siguro, pwedeng may paliwanag ni Attorney Busantog. Yes, by experience kasi nakabalik na siya ulit. Mm-hmm. Attorney Busantog, as you were saying, this is a landmark law. Yeah. Pero hindi natin maintindihan ba ang itong EPRA law, Indigenous People's Rights Act, na parang social justice law na ipinasa ng Pilipinas. In fact, this is the only law in the world na nagbibigay ng ganong batas na kahalagahan para sa mga katutubong tribo at pamayanan sa Pilipinas na hindi pa nagagawa ng ibang gobyerno. But bakit ang CPP-NPA-NDF iba ang pagtingin nila dito? Ano kaya ang iyong historical na pagtingin? Bakit hanggang ngayon ganon ang kanilang panawagan na ibasura ang IPRA at buwagin ang NCIP dahil ito daw ay isang inutil na agency? Go ahead po, Attorney Busantog. Sa susunod na, papunta na ako sa studio, no? Para Yes, please, attorney. Bisita ka dito. Gustong sabihin yung internet provider ko, pero baka magbigyan pa sila ng airtime. Anyway, Tama po kayo dyan. This is based on experience sa pag-ikot natin sa buong Pilipinas. Ayaw nila ng NCIP kasi ang NCIP ay nagbibigay ng titulo na nagre-recognize ng kanilang land ownership. If end the problem of land ownership, you end the problem on land struggle. If you end the problem on land struggle, then there is no more reason for them para sabihin na
labanan natin ang gobyerno kasi kinukuha nila yung mga lupa nyo or yung mga area nyo. So in essence, if you end that kind of exploitation, matanggal yan, di wala na silang papasukan. That's why it is a continuing effort hanggang ngayon, no, ng CPP-NPA, ng mga kabataan party list, ng mga party list Gabriela na ganyan, natanggalin or i-abolish yung NCIP because it goes to the central and core program of land struggle. Kasi sa lahat ng kanilang mga issues, di ba, nandun po yung land struggle. Land struggle could be avoided if you recognize the land ownership of the indigenous peoples. Sama kasama ang bayan, sama-sama ang bayan.